Hello, what's up? Hi, so 2 weeks after na release ng 9.0, and it has gone through ups and downs, no? Marami ng mga nagdown ng mga host, nagpalit ng address, and so madami pa ring umiikot ng mga issues regarding sa 9.0 at paggamit ng dongle. Pero despite all that, no, mare-recommend ko pa rin talaga na lumipat na kayo or mag-update na kayo if you're on 6.72 above. Okay, so stability mas okay, and you know, yung the needs ng backport is totally wala na. And for 5.05, mamimili pa rin tayo ano bang mas gusto nyo, stability or more games, and wala nang hintay-hintay. And stability, hindi naman na nalalayo yung stability ng 9.0 sa 5.05. And if you want more stable 9.0, try a private hosting, and I can assure you mas stable pa siya sa 5.05. Kailangan mo lang ng PC, Windows, or end ng dongle. Alright, so sa ngayon gagawa tayo or mag-re-refresh tayo ng exploit natin, kasi recently nagkaroon ng problema yung isa sa mga ginagamit na host, which is si Caro. Personally, ang ginagamit ko rin is kay Caro. And since may mga questions pa rin tayo na nagkaka-problema sa pag-activate ng 9.0 nila, so we'll try to address every concern na alam na natin at kung paano sila ma-fix. No? And every once in a while, mag-a-update tayo ng video or gagawa tayo ng video regarding sa mga updated errors and yung mga updated fix. So ngayon, simulan muna natin ulit. So gagawa tayo ng bagong host, kasi since nawala na yung dating host ni Caro, susubukan natin yung kanyang bagong address. So buksan muna natin yung network. Alright, check natin kung nakabukas. Then para magsimula ng maglagay ulit tayo ng bagong host, kailangan natin tanggalin yung dati. So close window. Alright, delete all. Alright, then punta tayo sa settings, delete cookies, and delete or clear website data. Right, so basically we are fresh, our website data is fresh, and yung ating bagong host ngayon is okay. Wait, check natin ah kung tama ba yung tinitingnan ko. Okay, so almost ganun pa rin, no? Okay, so yun pa rin, almost, pero lumipat na siya sa okay. So maraming salamat din sa mga kasama natin na updated sa mga happenings ngayon. So if ever naman na hindi nagkakaproblema sa inyo yung previous host nyo, di nyo mo naman kailangan mag-re-host. So hindi maapektuhan yung mga naka-save na sa PS4 nyo. Ito lang is if ever nagkakaproblema, nagkaroon ng issue na wala yung dating setup nyo, so kailangan nyo lang siyang simulan ulit. Alright. Ang pinakamahalaga naman is yung pinakaunang process at makita nyo to na wala pa rin. Okay. So try natin yung ano. Kanina parang okay siya eh. Wait, try natin luma. Or wala akong internet yan. Okay, double check natin. Okay, hindi ko na siya chinek eh. We have a connection. Oops, yes sir. Test internet connection. Okay. So basically nakaano tayo. So wala ang nakuha natin na dating host. So try natin si Leeful. Not sure kung may nabago ulit kay Caro, pero okay, wala pa rin. So ulitin natin ulit. Kasi natin, remove all, delete all. Then, clear natin siya ulit. So try natin muna si Leeful. So mukhang hindi ako updated sa bagong host ni Caro. So this is the last address na nakita ko last time. So hopefully we got it right, diba? Okay, kung hindi, mangangapa tayo. Oh,
.io. Kuha ba natin siya? Okay. And to be honest, no, si Leeful ang isa sa mga may pinakamalaking ambag pagdating sa pag-host ng mga exploit. So, ginagamit ko lang kasi si Caro kasi since nasa 7.02 ako, sa kanya akong pinaka naging stable. So, this is just a matter of favoritism pero it doesn't take out anything from Leeful na isa sa mga talagang pinaka nagtrabaho makapag-provide or mapabilis ang buhay natin sa pag-activate ng exploit. Alright. So, ito yung bago nating address na ginagamit or na ginamit. So, once na makuha natin yung tamang address, hintayin na natin mag-cache siya, no? Para ma-save na natin siya sa offline data natin. Actually, hindi natin kailangan ng trainer files. Pero hintayin na rin natin siya matapos. By the way, if anyone is wondering what is the trainer files, yun yung mga cheats. So, we don't use that. We don't do that here. Now, hindi naman natin na, we don't look down on those who just want to make their game more enjoyable. It's just na we want to keep it as raw as possible. And sa dami kasi ng mga laro, minsan kasi gusto ko na lang mag-move on pagkatapos ng isa, then move on pagkatapos uli ng isa. So ang hirap naman kasi na kumbaga ma-attach ka ng isa sa isang laro. Eh, ang daming laro. At mukhang tumatagal siya. Hintayin natin. So, kailangan ba natin itong hintayin? Or pwede natin i-skip yung trainer files kasi hindi natin kailangan ng trainer files. Pero ba, isa kasi sa mga kinagandahan sa host ni Caro, meron siya mga light version. Sa light version kasi is pwedeng ilagay lang or ma-install lang yung mga games na totally required or mga essential sa pag-activate na exploit. Which lessen the chance of a kernel exploit. So, isa yun sa mga nagustuhan ko kay Caro. Para, pero I think yung ibang mga host, meron na rin sila mga light version. Pero una beses ko siya na experience or ginamit kay Caro. Pwede ba natin siyang i-cancel? I don't need the trading policy. Okay. Okay, so, try natin, alisin to. Wait lang, ha? -9B1, no? Okay, so, direkta tayo kay, alright. Para kay, lang tayo, 9B1 lang tayo. So, tanggalin muna natin siya ulit. So, close. Delete all. And, settings. No. Settings, enable natin siya ulit. Delete cookies. And delete website data. And buksan natin siya ulit. Okay, so hopefully hindi na mag-install yung ating trainer files kasi masyado matagal. And di naman natin siya ginagamit and possible kasi no maka-apekto siya sa pag-activate ng exploit natin. So hopefully ito lang ang kailangan natin yung mailagay. But, by the way, last time na gumamit ako ng leeful is sa 6.72 pa. Which di ko lang nagustuhan talaga overall yung 6.72. And to be honest, mas stable or mas mabilis yung kay Caro. Not sure lang ha, hindi ko na alam yung bagong host ni Caro ngayon, pero hopefully may makapag timbre sa atin sa comment kung ano yung latest na host ni Caro. Okay, so nandito na pala tayo kaagad.
So if ever na hiningi na yung USB nyo, actually di ko inaasahan na dyan na pala siya kagad. So saka natin isalpak si USB. So as much as possible, mailagay nyo kagad once na hiningi na siya. Kasi minsan nag-error pag tumatagal. And after nyo ma-plug in yung USB, wala kayong pipindutin hanggang lumabas tong prompt na to na is unsupported. Then saka natin siya i-okay. Then, magkakaroon tayo ng ito. Alright. All done. Okay, so check natin kung nandito yung golden, dito yung golden. Tanggalin natin yung network. Then try natin siya ulit. Well, after siguro mga almost 2 years from last time I used leeful. Again, hindi ko nililiit yung ambag ni leeful, no? Or hindi ko siya kinukumpira sa ibang mga developers natin ngayon or mga nag-aayos ng host natin. Pero medyo nabagalan lang ako sa host niya. And the one time lang naman natin kailangan gawin yon. Kung nasanay lang ako sa system na na-provide ni Caro. Pero then again, isa si Leeful sa pinaka maraming ambag sa natin. Sa mga host na ginagamit natin. Check natin uli ngayon if ever gaano siya ka-stable after mailagay yung offline data natin. So try natin siya uli i-activate. So natanggalan natin yung internet natin. Right, so basically wala na tayong kailangan pa lang i-click kasi sa kano kasi kay Caro kailangan pa natin lumipat sa 9.0 then kay ano. Okay. So in Fairview. Mabilis siya. So binabawi ko na yung sinabi ko kanina, no. Kasi inaasahan ko kasi like kay Caro pagka cache ng mga files, pipili ka pa ng mga tools kay leeful since napili natin is yung 9.1 na kagad. So nagret ka na kagad tayo sa 9.1. Mali lang pala talaga yung yung napili ko kanina. So check niyo yung address na last na nagamit natin. Yun yung para sa 9.0 na mabilis sa mga nagmamadali at nakagaya ko. So sa ngayon, try muna natin din i-address yung mga ibang issues na nakikita natin ngayon. Ang pinakamadalas pa rin kasi na nakikita natin is yung your USB has some problems or the kernel panic has fucked up, parang ganun. I'm sorry for the word. Sorry for the echo. Okay. So pag mga ganun, pinakamadalas talagang nagiging problema is nag-circle tayo pag hingi ng USB nang hindi pa lumalabas yung the disk or the USB is unsupported. So, hihintayin natin na lumabas muna yon bago tayo mag-circle. Ngayon, meron tayong question na receive kanina na hindi hinihingi yung kanyang USB device. Ngayon, minsan kasi ang nagiging problema is yung USB device. Kasi since, especially pag ang gamit nyo is slim or kaya fat, yung place or yung port niya is may medyo manifest limited na yung space niya eh. So may mga ibang USB na hindi nagpa-plug in ng gusto. So make sure talaga na na-plug niyo na maayos yung USB niyo. Okay, so isa yun sa mga common na nagiging mistake natin sa paglagay ng USB. Then if ever nagagawa niyo yun, then hindi pa rin, try using different USB. Kasi so far basta na format natin sa xploit yung USB or sa doon sa format na kailangan natin, kahit mga dating defective na USB is gumagana basta na i-format. Ayun lang talaga, kailangan lang natin munang hintayin na hingiin yung USB bago natin siya ilagay. Make sure na mailagay natin siya kaagad at huwag tayong pipindot ng kahit ano hanggang hindi lumalabas na the USB is unsupported. Ngayon, once na lumabas na yung USB is unsupported, saka tayo mag-circle. Then once na lumabas na yung golden loaded, PS button na. Kasi minsan, pagka nag-circle ka lang, lalabas yung not enough memory, then paulit-ulit lang yung iba, akala error yon. Ngayon, isa pa sa mga na-encounter nating error kay 9.0, yung minsan pag mag-a-activate ka,
nagka-kernel panic. Pero biglang maglo-load ng tuloy. Ngayon, minsan kahit nag-restart siya, check mo yung game mo kasi minsan kahit hindi na-load ng buo yung gold hen, na-unlock yung game. So parang yung tinatawag ko na half-kernel panic. Pero kahit mag-restart siya, check mo lang yung game, minsan nakabukas na to pero sa tools mo naman dito, wala si gold hen. Pero if ever naman na hindi ka naman mag-i-install ng mga kung ano-ano, pwede mo na i-access yung game, tuloy-tuloy na yan. So minsan nakala natin nag-fail na, half fail lang pala. And aside from doon, wala na ako nakikitang ibang issue maliban lang sa paggamit mismo ng USB. So make sure lang ha, mailagay natin yung USB kung kailan siya hinihingi at di tayo pipindot hanggat hindi natin nakikita yung prompt, at once na lumabas na yung prompt naging successful na, i-PS button natin. And make sure, alright, make sure na every time na pagkatapos either mag-fail or mag-success, tatanggalin yung USB. Kasi nagkakaroon ng error si PS4 pag nag-boot siya nang nakasalpak yung USB. So make sure na every time na matapos natin gamitin, mag-fail man siya or mag-success, tatanggalin natin si USB. And sa mga gustong dire-diretso lang after nyo maglaro uli, so kahit wag nyo nang i-shutdown, i-rest mode nyo na lang unit nyo. Napakaliit lang ng kuryente nyan. So wala rin yung compromise sa PS4 unless na nag-brownout sa inyo. Siyempre, yun na yung mga compromise nyan. Pero napakaliit lang ng kuryente nyan para sa convenience na pwede nyong ma-enjoy na hindi nyo na siya kailangang i-activate. And again, sa iba rin, kung possible ba na magkaroon ng process kay 9.0, isa rin kasi ito sa mga nagiging question natin, na hindi na kailangan ng USB, medyo malabo mangyari kasi ayun yung doorway to exploit natin doon sa format ng USB. So sa tingin ko nga, possible na mga future jailbreak natin sa PS4 is maging ganun na ang process. Right. So hanggang dito na lang muna. So if ever na meron pa kayong na-encounter na issue na hindi natin na-address, ipaalam nyo lang sa akin, then kasagutin natin yan. And if ever addressing or concerning pala yung ano nyo, yung issue na na-encounter nyo, gagawa natin siya ng video para ma-address natin o matulungan ko kayo para sa mga work around regarding doon. No? And until next time guys, maraming salamat. Kita kayo ulit. Happy gaming!